Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, Science for the People. Narito tayo ngayon sa Philippine International Convention Center sa Pasay City upang ihatid sa inyo ang mga kaganapan sa pagdiriwang ng 11th Philippine National Health Research System Week. Ang PNHRS Week ay pinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Agosto taon-taon sa bisa ng Presidential Proclamation 1309 noong June 2007. Ang selebrasyon ngayong taon na may temang Research and Innovations in Health, Empowering and Transforming Communities ay maglalaan ng lugar para sa iba't ibang stakeholders sa larangan ng health, research and development na makisalamuha at matuto mula sa isa't isa, makapagbahagi ng impormasyon at karanasan, may pahayag ang kanilang saloobin, makapag-ambag ng research-based na mga solusyon sa mga problemang pangkalusugan at marami pang iba upang siguro ang maayos na estado ng kalusugan ng bansa. Lahat ng yan dito lang sa DOSTv, Science for the People. At mga kasama po natin ngayon ang Executive Director ng Philippine Council for Health, Research and Development ng Department of Science and Technology. Ang punong abala sa selebrasyon ng PNHRS Week ngayong taon. Let us all welcome Dr. Jaime C. Montoya. Good day, sir. Good day. Alright, sir, syempre ngayon pa lang gusto kong na kayo i-congratulate dahil sa kitang-kita natin ang tagumpay ng PNHRS Week. Pero as of this moment, kamusta po talaga ang tinakbo nitong celebration na ito? Well, as we always say, pag kami nag-meeting, it's always beyond our expectations. The turnout is always increasing every year. At nakakatuwa kasi na this opportunity, we see lahat ng mga 17 regional health research consortia all over the country really coming here, sharing their experiences, learning from each other, so that we can actually promote health research in the country. So sa kabuuan, sir, gaano karami yung participants natin ngayon? As of kanina, about more than 600 delegates. Pero ang nakakatuwa dito yung diversity. In fact, we have researchers, we have representatives from funding agencies, we have people from the private sector, we have NGOs, we even have IPs, indigenous peoples. It's because we have conferences also to deal with the topic of indigenous peoples. So particularly dun sa mga indigenous people, ano yung mga inilaan natin sa kanila when it comes to health issues? Meron kaming conference now to discuss yung, we call it Islands of Wellness. So we do a lot of research on
drug discovery, herbal medicine, taking advantage of the natural biodiversity of the different regions. And when you deal with the natural biodiversity, nandiyan ang mga ethnic communities, ethno-linguistic groups. So we meet with them, we communicate with them, we have meetings with them to discuss how it will best benefit them, inform them of the results, at saka engage them in the process. So yearly natin ginagawa ito, sir, itong yes. celebration na ito. Pero sa ngayon, ano yung inaasahan nating outcome pagdating dito sa celebration natin ngayong taon? Well, una-una, nilaunch dito yung National Ethical Guidelines for Health Research. We actually update it every 5 years. So, nilaunch. Okay. So that will actually guide our ethics review committees and researchers on how to do ethical research. We also had a launch of our visual graphics award for a social communications group. Parang may competition on how to take advantage of expertise ng mga IT people sa internet technology, ICT people, on how we can better disseminate health information. So use development of apps, development of new methods of disseminate information primarily to the social media. And of course, we always address mga current issues like meron kaming meeting din regarding the Marawi problem. So yung psychosocial issues, kasi mga taong affected sa Marawi, are undergoing a psychosocial trauma, displacement, maraming issues to, and we want to find out how to address this from the research and from the health care delivery perspective. Aside from that, as I said, this is always an opportunity for the different research consortia from all over the country to meet and discuss better ways of promoting doing research in their own regions. And most importantly, pinresent din ngayon yung National Unified Health Research Agenda, which is the roadmap for health research in the country until 2022. So covering the period of 2017 to 2022. So if you're a researcher and you want to access government funds to fund your research, it has to be aligned with the National Unified Health Research Agenda. So may mga requirements pagdating dito? Yes, may requirements. Of course, yung proposal, detailed proposal. Pero more importantly, kailangan yung research topic mo is included in the National Unified Health Research Agenda because that will be a basis for determining whether relevant pa talaga yung gagawin mo. At maganda pagkakataon din ito, sir. Sabi nga natin, hindi lang basta Department of Science and Technology okay. Nagsasama-sama ngayon, hindi ba? Even with the local government units, kaisa natin sila. Patuwang natin sa Philippine National Health Research System, nandiyan ang Department of Health, Commission for Higher Education, UP Manila National Institutes of Health, lahat ng mga universities na involved in health research, both private and public, NGOs, are all here. So ano yung mga makikita ngayon, sir, dito, mga tampok na exhibits dito sa celebration ng PNHRS? So meron kaming competition. So yung mga regional health research and development consortia namin, meron silang mga magagandang research papers na ipepresent at may competition. So we have 2 categories, one for students, one for professionals. So yung judging will also be done here and they will be given awards and cash prizes. Today? Yes, yes. Okay. So after that, kamusta yung magiging collaboration natin? Of course, dun sa mga naging speakers natin, sa mga nag-share ng kanilang mga ideas and methods para mas mapalawig pa yung ating concern when it comes to health. Well, of course, nandiyan yung patuloy naming pagsuporta sa health research to encourage people interested in doing research to continue doing good research. And we're also encouraging the young people who are the future researchers of the country to get involved. And they will be engaged through capacity building activities, conferences, training seminars like this one. So we just want to inform everyone that the health research is very much alive in the Philippines and collaboration is the key. Sabi niyo kanina, until now, may mga nadidiscover pa tayo mga resources na pwede palang gawing gamot, yes. Hindi ba? So, yes, so, marami. Sabi ko nga, isa sa mga major programs namin, drug discovery. So, lahat ng mga, kasi the Philippines is one of the 3 most biodiverse countries in the world, both land and marine. So, lahat nito ay minamine natin, sinasurvey natin para makadiscover at maka-identify ng mga potential drugs, herbal medicines to address our pressing problems. So
as of the moment, meron na ba kayong mga plano for next year's celebration naman? Well, next year, our theme will be on social innovations for health. So this includes community-based projects and social media. And when I say media, that includes, of course, the formal media, kayo, at saka yung other media, no? We will be discussing many issues relevant to communicating science to the people. At yun ang isa sa mga diniscuss kanina. Talagang ang mitiin natin ay mapaabot lahat ng mga impormasyon na magagamit ng ating mga kababayan, hindi ba, sir? Any final words na lang, sir, dun sa ating mga taga-subaybay? Well, unang-una, we're very happy to be doing this for the 11th year. It is only an evidence to show that the health research community is very much active, very much alive, doing relevant research that addresses important, pressing health problems in the country. We enjoin everyone to be part of the health research system. You may not be a researcher, you may not be a funder, but you can be the user, the public who benefits from the health research. Makialam lang kayo dahil ito po mga ginagawa namin ay para talaga sa lahat ng Pilipino. Maraming salamat, sir, and congratulations. Maraming salamat and of course, congratulations po Dr. Montoya sa matagumpay na pagdiriwang ng 11th PNHRS Week. Edong ano ba tong sabong binili mo? Di bumubula masyado. Wala yun sa sabon, ate, kasi tubig po, so hard water may calcium at magnesium ions nagre-react sa fatty acids ng sabon, kaya hindi siya masyado bumubula. Pangpisa ito! Apply now as a Philippine Science High School Scholar. Makakasama po natin ngayon ang Research Director ng Sikohor State College. Let us all welcome Dr. Giselle Mansueto. Magandang araw, ma'am. Magandang araw din po, ma'am. Alright, ang pwede siguro share nyo muna sa amin, any information about the biodiversity of Sikohor Island? Yung biodiversity ng Sikohor Island, as you can see, way back in the 1970s, nagiging mangrove protected island na po yun. And we have a Mount Bandilaan. Yun po yung protected ng DENR because in that Mount Bandilaan, doon lahat makikita yung ginagamit ng mga tao for health and wellness. Mm-hmm. And basically also because Sikohor Island is not so polluted, there are no industries. So Sikohor Island is very pristine and very, so far they said, very virgin environment. So when we had our study in SHED in 2012, the Senora River, because it was still considered to be an adulterated river, we conducted also a study. So sabi niyo nga, ma'am, talagang bounded tayo sa magaganda mga environment sa Sikohor. Pero kamusta ang estado ng health sa Sikohor? In terms of the state of health sa Sikohor, wala naman kaming problema other than the usual ubos, ipon, and lagnat. Mm-hmm. And when we asked the people there, they said, it's because of the changing weather. Yun lang ang sabi nila. But other than that, we don't have epidemics or the major concerns of health sa Sikohor. Mm-hmm. So any studies about health talaga? Although, sabi nyo nga, kumbaga minors lang siguro yung mga problema pagdating sa kalusugan sa Sikohor. Yung study sa conduct naman namin is yung sa community level, hindi yung sa hospital. But when we went also to the hospital, yung mga primary problems lang po. Other than that, wala pa po kami ganun ka problema compared to other na mga lugar. May ilang areas dito sa Philippines na talagang tuloy-tuloy yung kanilang practice using traditional medicine. So sa inyo bang lugar, ganun pa rin, ma'am? Yes, practice pa rin namin doon sa lugar namin. So as a matter of fact, when we go to curative resorts, we go to a doctor,
pinagsasabay namin yan, punta din kami dun sa local healers namin. Or punta muna kami sa healer bago kami magpunta sa doctors. Pwede nyo kami bigyan siguro na ilang information o share kayo na ibang practice kung ano-ano yung mga ginagawa pa from traditional medicine and siguro yung talagang practice na ginagawa na ngayon dito sa cities. Okay, doon sa secure, it's different kasi meron, yung healers namin may mga rituals ron na ginagawa. Tapos they said it's a divine gift. So when they do it, when the healers do it, meron silang mga enchantments. Tapos yun naman sa wellness namin, pag nagagamot kami, we first use yung mga existing plants namin doon. Tapos we also have concoctions, we also have healing oils na ginagamit before we go to the doctor. So from plants and from marine resources? From the marine resources, usually we don't use it like isa lang. Unlike in plants, you can use one plant and you can use the roots, the leaves, or the barks of the trees. But for the marine resources, we usually mix it with other plants or other resources. At syempre, diba sabi nga natin, ma'am, ang technology ay talagang mabilis ang pagtakbo. Paano yun? Kino-convert natin itong mga resources na ito, species na ito, pagdating sa mga panggagamot talaga, na at least magamit din dito sa Manila or sa cities na hindi lang magagamit lang sa mga isla, di ba? So we had a packaging project, yun sa mga healing oils, tsaka yung mga piniprepare namin na plants, pinapackage yun, funded yun ng DOST. But as far as drug discovery is concerned, yun pa yung pinapropose namin for the next project to be able to discover at least 1 to 5 plants na pwede magamit. Because based on our study, there are 60 plants not yet identified, but the healers claim that it can cure cancer based on the healers. So marami, yun yung next project namin. But we cannot still really say na magiging siyang mass production na mag-undergo ng laboratory test, not yet. Yung mga healing oils lang namin, tsaka yung piniprepare namin ng mga tsaa, tsaka yung piniprepare namin ng dried leaves, ganun lang muna. Pero kamusta ang sustainability nito? Let's say meron na tayong ganyang mga resources, paano yung sustainability? So yung sa sustainability naman is that hindi naman siya maubos because the healers will gather it only once a year. And there are only a few healers doon. And the people, we also have our own gardens at home. Doon kami kumukuha ng mga herbal plants. And we also have a protected area in Mount Bandilaan that nobody can get inside without the permission of the DNR. Tsaka yung president ng Healers Association to ensure na talagang hindi mauubos. And today's event ng PNHRS Week, ano yung mga highlights pa na pwede nyo ibahagi sa amin? I'm gonna giving you some disease-based plants na ginagamit and marine resources, and also videos and pictures of our healing rituals and practices, and that would really get your mind off because you can see sa video, like for example, yung sa kahoy, yung subay, you can really see that when the healer says it's yes, that's the cause, diagnosis yon. The stick really nag longer siya. If it's no, it gets shorter. And actually, yun, nag-video kami doon. So, makikita yun, ma'am? Yes. So, saan, yung ilang areas, ano yung sabi niyong kahoy? Yung kahoy, yun yung ginagamit ng healer. Yun lang, isa lang yun. And then, when he ask you a question regarding sa state mo, if you have a problem, malalaman niya na kung sino yung may cause based on the stick. Kasi ano siya, mag longer siya, tapos shorter. If no, yung isa namang healer, ginagamit niya mga maliliit na ropes lang lubid. Pero may mga scientific basis to, ma'am? Traditional siya, ma'am, cultural yun. And with divine intervention. So it will be very hard to say na may scientific basis siya. Mm-hmm. But may documentation kami. Mm-hmm. Alright. Any more messages dun sa ating mga viewers? Any final words, ma'am? First of all, thank you po sa DOSTPCHRD for this project, for trusting Secure State College. And second, I hope that you will learn a lot from the culture of Sikihor people in terms of health and wellness. Thank you. Maraming salamat po. Nakasama po natin si Dr. Giselle Mansueto. We'll be right back.
DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSMBFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. SITEV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sitedev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. And to know more about the Philippine National Health Research System, visit their website at www.healthresearch.ph. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key, kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.